God, tulong pangkabuhayan para sa ating disadvantaged displaced worker orientation. Nandito po tayo ngayon sa orientation ng Tupad. Tayo po ay magwawalis na pagkaraan po nito. So good morning po ulit sa inyo lahat. Good morning. Sa ating Tupad orientation or kulang panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced worker. Apo, dito po kay Tupad, makakatanggap po kayo ng emergency employment or panandaliang hanap buhay. Nasabi na po ba sa inyo? Ilang araw daw po kayong magliginis? 10 days. Ilan po? 10 days. 10 days. So po, isa po itong panandaliang trabaho lang po, no? Isang beses lang po sa isang taon pwedeng sumali. So po, dahil isa po itong trabaho, kahit 10 araw lang po, meron po tayong qualification kung sino lang po yung mga pwede at hindi pwedeng sumali. Opo, kaya saan naman po siguro tayong mag-apply na trabaho, hinahanapan po talaga tayo ng qualification sa bawat trabaho na applyan natin. Tama po. So, makinig po kayo mabuti. Iisa-isahin po natin kung sino po kayong mga pwede at hindi pwede sumali kay Tupad. Makinig po kayo kasi baka mamaya hindi ka naman pa lang qualified, nag-a-apply ka pa, pipila ka pa ng mahaba. Opo. So kung alam niyo po na hindi kayo qualified, huwag na po kayong pumila mamaya. At makinig lang po kayong mabuti para kung sakali, alam niyo po kung ano yung sasagutin sa amin. Okay po. So dito po kasi, sa Tupad, iba sabi nga, tulong panghanap buhay sa ating disadvantage or displaced worker. Para po ito sa mga naapektuhan po yung hanap buhay. Opo. Yung mga naapektuhan yung hanap buhay, lalo po ngayon na nagkaroon tayo ng pandemic. So, sino-sino po kayo mga naapektuhan po yung hanap buhay dito? Simulan po natin sa mga tricycle driver. Meron po ba dito? Mga jeepney driver, mga service, mga nagtitinda or mga vendor, mga online seller, labandera, manipulista, mga construction worker. Opo, ilan lang po yan sa halimbawa po ng mga hanap buhay na talagang naapektuhan po. Or mga hanap buhay under informal sector or mga self-employed. Opo, kayo po yung mga pinabayagang sumali kay Tupad. So lahat po ba na nandito ngayon ay may pinagkakakitaan? Wala po. Taas po ng kamay dito na walang pinagkakakitaan. Nasa bahay lang. Wala po kahit anong tinitinda. Kahit anong sideline po wala. Meron. Pag-inamin ko lang po, pag sinabi po kasing trabaho, baka po kasi mamaya iniisip nyo yung mga nagtatrabaho sa opisina, may pinapasuhan. Hindi po yung ganun lang. So po, pag sinabi ko hanap buhay, yung kahit pa paano po may pinagkakakitaan. Yes. Yung kahit gano'ng kaliit or sa konti po yung tinitinda nyo, matatawag naman pong hanap buhay yan. So po, kahit pa minsan-minsan lang po yung pagtitinda, basta po kumikita kayo, hanap buhay po yan. So po, sa pagkakonstruction naman po, halimbawa na nahinto ka lang naman ng isang linggo at nag-aantay lang po ng susunod na gawa, hanap buhay pa rin po yan. Opo. Sa mga tricycle driver naman, usually po, nabawasan lang po yung araw po siguro ng pamamasada. Tama po. So, pwede pa rin po yun. Opo. Kasi baka mamaya sabihin nyo, kaya nagtaas kayo ng kamay kasi wala kayong trabaho. Tapos sasabihin nyo sa amin, ma'am, kasi po konti nang itinitinda namin. Minsan lang po kami makapagtinda, hindi po araw-araw. Okay lang po yun, as long as may pinagkakakitaan po. So, isang tanong pa po, sino po dito yung walang pinagkakakitaan? Wala na po. Meron pa rin po. So, hindi po kasi natin pinapayagan sa sumali yung wala namang pinagkakakitaan. Kasi po, wala naman po naapektuhan na hanap po yung video. Ma'am, please po, tanong lang po. Kasi po, kaya po ako walang hanap buhay. Nag-aalaga po ako sa nanay ko.
Kasi ulitin ko nga po, ang tupad ko ay para sa mga may pinagkakitaan o naapektuhan po na hanap buhay. So kung meron po kayo pinagkakitaan, qualified po kayong sumaling itupad. So makinig naman po, sino-sino po yung mga hindi pinapayagang sumaling itupad or hindi qualified na sumaling itupad. Unang-una na po dyan ay yung mga estudyante at mga tambay. So po, bakit po? Kasi po sa estudyante at si tambay, wala naman po naapektuhan sa kanila before and during pandemic. So bakit po natin sila papayagang sumali? So po, so kung meron din po estudyante dito at tambay dyan naman na ng ilang buwan or ilang taon, hindi po pwede sumali. So mga estudyante po, di ba po hindi naman kayo pinapayagan sa face-to-face class? So bakit po natin papayagan na maglinis po kayo sa labas or ma-expose po sa labas? May estudyante po ba dito? Kahit sabihin niyo po sa amin na nagtatrabaho kayo habang nag-aaral or working student, hindi pa rin po pwede. Diba? Hindi rin po pwede sumali dito pad kung kayo po ay nakasali na ngayong taon. Halimbawa po nakasali ka na from January to November. Hindi na po pwedeng umulit ngayong taon. Isang beses lang po sa isang taon pwedeng sumali. Kung alam niyo naman po sa sarili niyo na pangalawang ulit niyo na ngayon, or nakasali na po kayo sa ibang pondo po or ibang schedule, huwag na po kayong magpa-interview. Kasi po kahit magpa-interview kayo sa amin mamaya, dahil po hindi kayo magsabi ng totoo, pagbalik po sa office, mababalibay po yan. Makikita din po namin kung pangalawang sali niyo na ba ngayon or hindi kayo nagsabi ng totoo. So po, kung pangalawang sali niyo na ngayon at nabalibig namin yan, aalisin po namin kayo sa parehas na sinalihan niyo. So in this po na makatanggap ka ng tupad o ng sweldo sa tupad, aalisin po namin sa inyo parehas. Kasi ngayon pa lang po, sinasabi ko na hindi po pwede. Isang beses lang po sa isang taon. Hindi rin po pwedeng sumali kung kayo po ay magkakasama sa isang bahay. No po. Meron po ba dito ngayon na mag-asawa na sumali po kayong araw? Naka-interview, nakapag-ano na ako dito. Mag-asawa po, tapos nandito kayo ngayon pareha. Magkapatid, magnanay, magtatay. So wala po. Kasi po kayo tupad, isa lang po sa isang bahay yung pinapayagang sumali. So po, para lang po kada sa lahat. Hindi naman pwede na sa bahay nyo, tatlo kayong kasali, dalawa kayong kasali. Tapos yung kapit-bahay nyo, siya lang mag-isa yung nakasali. So po, hindi po pwede. Isa lang po sa inyo. Kahit po nandito kayo parehas at naghiwalay ng mga kayo na upuan, mag-validate pa rin po yan. So po, kung kayo po ay mag-asawa, nandito ngayon, tapos i-declare niya sa amin, naghiwalay na kayo, mag-validate po yan. Pakiusap po, huwag po kayong maghiwalay dahil lang sa tupad. Isa sa inyo yung sumali. So po, mag-usap po kayo kung sino lang po sa inyong dalawa yung sasali. Kasi nahirap naman pagdating sa office, mababalidate. So po, pag nabalidate yan, isa sa inyo yung magsasauli ng uniform at ng ID na ibibili namin sa inyo. So po, so kung ano lang po yung totoo, yun lang po yung sabihin niya sa amin. Opo. Isa pa po, sa mga senior citizen po, meron po ba dito? 60 pataas. 60 years old pataas, meron po ba? Taas po kamay. Para po sa mga senior citizen, 60 to 65 years old lang po, yung pinapayagang sumali. 60 to 65 years old lang po. At papayagan na po namin kayong makapirma kung kayo po ba talaga ay qualified at may dalawang medical certificate na galing sa RMSU. Ang nakalagay po sa medical certificate nyo ay fit to work. So po, hindi po pwede yung mga med-cert na COVID-related lang. Dapat po fit to work na medical certificate. So po. At last po, hindi rin po pwedeng sumali yung mga bagong panganak or mga buntis. So po, karamihan po na nandito ngayon, may mga kasamang bata.
Hanggat maaari po, yung mga bagong panganak at mga buntis po ngayon, hindi po pinabayagang sumali. Ano po? Kasi po hanggang ngayon may pandemic pa rin po. Hindi po safe para sa mga bata na lumabas. Ano po? Kung meron po dito bagong panganak o mga buntis, hindi po namin pinabayagang sumali. Ano po? Wala po bang buntis dito? Nandito sa dulo, sa leader, wala po ba? Wala po? Mga tagong panganak po. Sigurado po ngayon. Ano po? Kung tagong panganak po, hindi po pwede. Kanina po may kinausap na po kami. Ano po? Hindi po talaga natin mapagbayaran sa mali. At pinakahuli po, kung kayo po ay mga volunteers sa barangay or kahit saan ng agency ng government, hindi po natin pinapayabang sumali. Bigyan naman po natin ng chance yung iba at sila naman po yung may matanda. Okay po. Sa lahat po pa nang nandito ngayon ay qualified pa rin na sumali dito pa. Yes, ma'am. Sigurado po. Yes, ma'am. Taas po ng kamay kung sigurado kayo na makakapasa kayo sa interview. Okay. Ang mga buntis po ba? Wala. Ano po? Kayo mga volunteer natin na mga alawan, hindi po pwede. Okay po. So, sigurado po kayo lahat kayo qualified. Yes, ma'am. Hindi po. Para po sa mga qualified na sa qualified to pass, ano po ba yung gagawin niyo sa loob ng 10 araw? Lahat po kayo mag-awalis ng... Magdadamo! Sa dami niyo po na yan, hindi lang po mag-awalis yung gagawin. Apo, 600 plus po kayo. Kung lahat po kayo ay mag-awalis lang sa loob ng 10 araw at 4 na oras sa isang araw, masyado pong lilinis yung mga dadig sa mga pansada. Apo, so, pagkawal po sa pag-uwalis. Kasi yung pag-uwalis po, normal lang kung ginagawa yan sa bawat araw. Iba po. So, pagkawal po sa pag-uwalis, pwede po kayong magtanim ng mga halaman, magbulot ng damo, matinis po ng mga paaralan, ng simbahan, so po, mga kanal, mga ilog. Yun na gawin natin. So po, yun po yung mga ilan sa mga pwede nyo linisin. At yung mga pampublikong lugar lang po yung pwede linisin. Halimbawa po magpaginis ng pakuran yung kapit-bahay nyo. Ililisin nyo po ba? O, pampublikong lugar lang po yung pwede linisin. Maliwanag po. At doon po sa 10 days na yon, meron po kami ni pagbabawal. Bawal na bawal po magpa-proxy or magpa-substitute. Hindi po pwede na ikaw po yung umatend sa orientation, pero ang maglilinis yung asawa mo or yung anak mo. Ako, kung ikaw po yung nandito sa orientation, ikaw po yung may ID, ikaw yung may uniform, ikaw lang po yung pwedeng maglilinis. So, bakit po? Kasi po kahit 10 days na kayong maglilinis, naka-insured po kayo sa GSI. Yes. Ako, bago po namin kayo pagsimulain, i-enroll muna po kayo sa GSIL. Kaya after orientation, hindi pa po kayo maglilinis. Mag-aantay pa po kayo ng instruction na pwede na po magsimula. Ako, kaya hindi po kayo pwede magpa-proxy. Kasi kayo po yung naka-insure. Mamaya po yung pumalik sa inyo yung mga aksidente, may balinagutan po ba kami doon? Wala. Wala po. So, halimbawa naman po kasi hindi po natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. Halimbawa po na aksidente kayo habang naglilinis. Halimbawa natabi ng sasakyan. So po, nataga po ng matapay habang nagdadampo. Ang pwede nyo lang po i-claim kay GSIS ay maximum lang po ng 5,000 pesos. So po, hindi po siya ganun kalaki. Kasi kahit po maka 6,000 plus kayo sa hospital, hanggang 5,000 lang po yung kayang ibigay sa inyo. Kaya magdaglininat po kayo. 4 na oras lang naman pong maglilinis yan. Kaya hanggang maaari po mag-ingat. Opo. Di ba po hindi ganun talaga yung 5,000? Tama po. Yes. Gusto niyo po ba nang mas malaki? Ayaw po. Opo. Di ba sabi ko nga, hindi po natin alam kung ano po yung mga pwedeng mangyari.
Kasi ang accident po, bigla-bigla na lang po yan. Tama po. So, para naman po sa mga accidente, babawian ng buhay habang naglilinis, eh, may iwan po kayo sa beneficiary nyo ng 100,000 pesos. Eh, gusto po ba ako mag-advance? Meron po. Kaya hindi po pwede magpa-proxine. Maniwala po. Yes, ma'am. At pwede po sa 10 days na yun, after po pang magbilis, makukuha na po ba namin yung sweldo namin? Hindi po po. After po ng 10 days, hinihingihan po namin kayo ng accomplishment report. So, ano po yung mga yun? Picture. Sa 10 days na yun, mag-attendance po kayo. Attendance. Bukod po din sa attendance, may naka-attach po ng mga picture. Yes. Picture po ng before, during, and after. Before, during, and after. Dapat yung kunilisin yung isang lugar, may mag-picture po. Doon naman sa during, habang nag-ilis po, may mag-picture din sa inyo. At dun sa after, ano po yung kinilabasan ng lugar na nilinis nyo? Yes. Mag-picture din po. Yan po yung ipabasa niyo sa amin ng accomplishment report after 10 days. At kung maayos po yung report na ipabasa nyo, hindi ko dinaya. Tsaka pa lang po mapaproseso yung sahod nyo. So, paano po yung sinasabing dinaya? Meron po kasi yung iba ang ginagawa. Isang araw lang po nagbilinis. Nagpipictorial po. Nako, magbilinis sa isang lugar, magpipicture. Dilipat sa ibang lugar, magpipicture, magpapalit lang ng pagbaba. Nako, yung mga ganong gawain po, nahubuli po namin yan. At yun po yung nagiging dahilan kung bakit nadadelay yung sweldo po. Nako, kaya kung 10 days kayong magbilinis, 10 days po kayong magpipicture. Maliwanag po. So, ang kailangan po, may nag-ooperate kayo sa mga kasama nyo. Kasi may group po yung magiging pagpapasa ng accomplishment report. Hindi po pwede na dahil madami kayo, iaasan nyo po sa mga kamiyembro nyo yung paglilinis. Kasi kung wala po kayo dun sa attendance na ipapasa sa amin, hindi nyo po makukuha yung sweldo nyo. So, doon naman po sa sweldo nyo, alam nyo po ba kung magkano? Hindi pa. Magkano daw po? Hindi pa. Hindi po sinabi? Sinabi. May sweldo daw po ba? Meron. Meron daw po? Meron. Sinabi. Parang hindi po sigurado. So po, dun po sa sweldo nyo, 420 a day. So kung 10 days ko po magiginis, magkano po yun? 4,200 po. At pilinawin ko po sa sweldo nyo, wala po kayong kahati. Halimbawa po na may lumapit sa inyo at sabihin, may sinilang tayo, ibibigay natin dun sa loob, sa dole. Kasi may kakilala ko dun, hindi yung dahilan kung bakit tayo nakasali. Wala pong ganun, wag na wag po kayong maniniwala. Yung 4,200 na yun, buong-buo po na ibibigay sa inyo. So po, halimbawa may lumapit sa inyo, ako yung nagpasok sa iyo, ako yung naglakad sa iyo. Dapat sa akin yung kalahati, sa akin yung 2,000. Ibibigay niyo po ba? Hindi po. Ngayon po ba, meron na po kong nanihihir sa inyo? Sigurado po. So, sa atin ng sweldo, halimbawa naman po na may humingi sa inyo, pwede po kayong magsumbong sa amin. Opo. Pero kung yung mga asawa niyo po yung humingihir, sila na po kami mag-atulang. Opo. Pero kung ibang tao po, pwede po kayong magsumbong sa amin. Hindi naman po namin lalabas yung pangalan nyo. Opo. Kasi sa itong bayan po, binangyayari po talagang gano'n. Maliwanag po? May tanong pa po? Wala na, ma'am. Hindi po. Sa araw naman po ng sahod, halimbawa po na hindi kayo yung mismo makakapunta para kunin yung sahod nyo, pwede po kayong magpadala ng authorization letter. Ang pwede lang po magdala ay yung mga immediate family. Ang pwede lang po yung asawa nyo, magulang, kapatid, or anak na 18 years old pataas. So ano po yung dadalhin nila? So gagawa kayo ng authorization letter. Ang laman po nun sa pinakukulan, ako po si pangalan nyo, pinayahintulutan ng aking anak or asawa na si nakuhanin ang aking sweldo sa tupad sa kadahilan ng ano po yung valid reason bakit hindi ikaw yung mismo makakapunta para kunin yung sweldo mo.
Sa ilalim po nun, yung firma nyo at firma po ng papapunta ninyo. At hinahin ko lang po sa authorization letter, malipit po kami. Kung hindi po galing po isa nyo at hindi po kamukha ng firma nyo, yung letter po na ipapadala nyo sa amin, hindi po namin maibibigay yung sweldo nyo dun po sa papapunta ninyo. Kasi pera po yan. Ano po, pinaghirapan nyo po yan. Baka mamaya may magpunta sa amin, ginaya lang yung firma nyo, sayang po yung pinaghirapan nyo. Tama po? Yes. So, magkano po ulit yung sweldo nyo? 4-2. 4-2. Ilang days po kayong maglilinis? 10 days. 10 days. Magkahabi po? Ah. Sigurado po? Yung asawa nyo po na. Ano po? Sa lahat po ba dito may 1x1 picture? Yes. Pero po ng ID. Yung original valid ID. Ayun, yun po yung isusulat. Hindi po pwedeng isulat dyan kung ano po yung trabaho nyo dati. Kung ano po yung pinagkakitaan nyo ngayon. Kung vendor po kayo, ilagay nyo po dyan sa bilid kung ano po yung tinitinda nyo. Kung online seller po kayo, paglapit nyo po sa amin, nahanapan po namin po yung proof na sa kayo po talaga yung online seller. Nung-post nyo po sa Facebook. At doon po sa beneficiary, kung kayo po ay may asawa o kinakasama, yun po yung isusulat. Ano po? Yung asawa o asawa lang po yung pwedeng isulat. Pero halimbawa naman po na isulat nyo na po yung anak nyo, ilagay nyo pa rin po sa bandang baba yung pangalan ng asawa nyo o dalipin nyo. Pero kung kayo naman po ay single, ano po? Doon nyo pa lang po pwedeng isulat yung mga magulang nyo o kapatid na 18 years old na taas. At pakiusap po, huwag niyo pong bilutin yung mga patay niyo. Kasi po sa interview, kukunin po namin yun sa inyo. So kaya ayos na po. Ang kukunin lang po namin, xerox ng ID, 1x1 picture, ayan na, pinilagay ko sa inyo. Isa lang din po. Tapos yung isang original valid ID, ka-present niyo po sa amin. Okay. Okay na po, may balang po po. Wala na, ma'am. Isa pa po pala, pakilabas ko yung mga form. Saka kanya-kanyang ballpen. Kasi po din sa form niyo, wala pong nakalagay na testa. Testa po. Isulat niyo po sa gilid or sa baba or kung saan po may space, yung word na testa. Testa po. T-E-S-D-A. Pakisulat na po. Okay.